guys! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, ay gagawa ako ng review sa ito. So, ito. Fake sponge. Or basta sponge. Fake to siya, guys. Hindi ito original. Hindi siya authentic. It's a fake. So, ito test out natin siya at gagawan ko siya ng review. Kung okay ba nga talaga yung fake sponge. So, I have two sponge here, which is the Real Techniques Miracle Complexions and the Beauty Blender. So, I have these two sponge na gagawan ko ng review. So, ayan, dito ako sa magsisimula sa Real Techniques sponge at ko ang lambot niya. Ang lambot niya kaysa sa sponge ko, may tapon ko na ata sa sponge ko na FS sa sponge ko na FS, ang tigas, as in ang laki ng difference niya dito sa Real Techniques, fake Real Techniques sponge. Ito yung masasabi ko lang dito is so soft, nagbabounce talaga siya. So, ayan, nagbabounce siya. Di katulad nung FS ko na ilang taon ko nang ginagamit. So, ngayon lang ako nakabili nitong fake Real Techniques. So, ayan, nagbabounce siya. Then, super soft. So, kita ako na ibang videos sa YouTube na mas malambot pa daw dito yung authentic o yung original. So, dito lang ako sa fake kasi wala akong pabili ng original. So, magdidinig muna kung okay nga pa talaga yung fake. So, let's move on to the, ano. So, ayan, natasabi ko na yung thought ko about this Real Techniques. So, the second one is, i-dip natin siya dito sa water. May water akong, ano, inandam. So, i-dip natin siya sa water kung laki ba yung sponge. So, i-squeeze natin siya. Guys, kanina, oo, lumalaki siya. Pero, i-ano natin yung difference dito. So, yung hindi pa siya na basa ng tubig. So, ganito lang siya kalaki. So, ganito siya kalaki. See? Nung naibasa na siya ng tubig, ganito na siya kalaki. As in, lumalaki talaga siya, best. So, yan. Lumalaki talaga siya, best. Tapos, nagiging mas bouncy pa yung sponge. At nagiging mas malambot siya. Oh, tingnan nyo. As in, lumalambot siya, guys. Yan. Lumalambot siya. So, ayan. So, ito yung hindi pa basa. At ito naman yung basa. So, see the difference of these two. So, isa. So, let's move on sa pag-apply ng foundation. Yung gagamitin. Kung foundation is yung ang gagamitin kong foundation is itong Everblenna Pro Flawless Finish Foundation. So, dito ko maglalagay kasi yung isa dito ko, yung Beauty Blender dito ko ilalagay sa kapla. So, sa pag-apply, kuha ako ng isang pump. Ay, 2 pumps pala. So, ayun. So, and then i-apply ko siya dito sa side, right side. Kung okay ba yung blendability niya. Kung hindi niya ba, sisipsipin yung foundation na nilagay natin. So, ito siya. Move it. In varnish, guys. As in, ang lambot niya talaga. Ang labot niya talaga sa mukha. Di katulad ng FS ko na parang sinuntok ka ng ano, nung
ano ko. So, yun. Yung ano na nga. Okay naman yung blendability niya. Malambot siya, as in ang lambot niya sa mukha, pero may kaunting punch, pero hindi naman siya masyadong ano. And then sa pagsipsip, may nasipsip siya, guys, pero hindi naman as in talagang karami yung nasipsip niya. Hindi naman as in marami talaga yung sinipsip niya. May nasipsip siya, of course. Pero hindi talaga nabiblend siya. Ang ganda ng blendability niya. Blendable siya. So, okay naman yung pagbiblend niya, di ba? Hindi naman siya mahirap gamitin. So, okay na okay to sa halagang 55 pesos. May nabili akong fake. Fake beauty blender? Beauty blender sa mall. Ang pangit niya talaga. Tapos, yung amoy, wala siyang amoy, guys, na parang goma. Yung nabili ko sa mall, sa halagang 59 o 49 pesos. Kahit nahugasan mo na yung sponge, pag-apply mo ng foundation, parang mabaho yung amoy niya. Yung amoy ng gulong, yun ang baho niya. So, tinapon ko siya. Yung sa FS naman, wala din siyang amoy. Kaso lang, ang ayaw ko lang sa FS, kaya ko siya tinapon na, pinamigay ko para sa kapatid ko. Tinapon ko siya kasi, naglalagas na yung foam niya, and then, ang tigas niya, as in, sobrang tigas niya. Masakit siya sa mukha pag ganun. And dalawa yung binili ko. So, yun, pinamigay ko na lang. So, ayan, tapos na ako dito sa Fair Techniques. So, dito naman tayo sa Beauty Blender. Ito siya, bakit puti yung binigay sa akin, sabi ko black. Thoughts ko about this. So, i-compare ko siya. Mas malambot tong Real Techniques kaysa dito. Konting-konti lang yung difference niya sa lambot. Yeah, oh. Mas malambot to kaysa dito. So, i-test na natin siya. Okay naman yung excuses. Nagba-bounce naman siya at smooth din. Then, okay. Then, wala akong extra na ganito. Isa lang yung binili ko. So, let's move on to this. So, i-dip natin siya sa water. So, i-coin ko muna siya dito sa palad ko kung gaano siya kalaki. Ganito siya kalaki, guys. So, makikita nyo, pasok na pasok siya sa lalagyan. Oh my goodness, sorry. So, yan, makikita nyo. Pasok na pasok siya sa lalagyan niya. So, i-test out natin siya pag nabasa na siya ng tubig. Kung lalaki ba? So, ganito na siya kalaki. So, ito yung hands ko. Yung palad ko pala, I mean. Yung palad ko at ganito na siya kalaki. So, yung Real Techniques, ganito siya kalaki. So, ayan. Mas malaki to siya kaysa dito. See? Mas malaki yung Real Techniques, di ba? So, ito naman. Okay naman siya. Mas lumambot. Oh my goodness. Oh my God, guys. Mas malambot na siya nung naibasa siya kaysa dito. Mas malambot na siya. As in, lambot niya. See? Tapos, ang bounce niya, ang lambot niya talaga. Lambot. Kanina, yung hindi siya nabasa, mas malambot ito. Ngayon, nabasa na siya ng tubig, mas malambot na ito. As in, ang lambot niya, guys. So, yan. Ito yung lalagyan niya kanina. So, yan. Hindi siya naipasok, di ba? Kasi nabasa na siya ng tubig. Lumalaki talaga siya, bes. So, yan siya. Hindi na siya makakuan. So, okay din. Okay na okay din sa halagang 55 pesos. Wala akong masabi kasi 55 pesos lang naman ito. So, yan siya. Then, let's move on sa pag-apply din ng foundation kung okay siya gamitin. So, ko siya dito sa other side of my face. So, maglalagay muna tayo. Thank you, guys. So, ibagay natin siya through this. Ang lambot niya talaga, guys. Ang lambot niya talaga, guys. Nagsensya niya na kasi may mga pamuntin ako sa giliran ko. Tumitingin.
sa Real Techniques is konti lang yung nasipsip niya. Sobrang konti lang yung nasipsip niya. Pero dito sa Beauty Blender, ang rami yung marami yung nasipsip niya. As in, magkaiba sila nung sa basa. Nung hindi pa siya basa, mas malambot yung Real Techniques kaysa dito. Nang naibasa na siya ng tubig, mas malambot ito kaysa dito. Sa pagsipsip naman ng foundation is mas madami yung nasipsip ni Beauty Blender kaysa ni Real Techniques. So ayun lang yung thoughts ko about this fake sponge from Shopee. Shopee ko pala siya nagbili. So ayan. So ayun guys, I'm back. So ayun na yung thoughts ko or reviews and test ko doon sa two sponge na ipinakita ko sa inyo, which is the Real Techniques and the Beauty Blender. So wala akong masabi. Okay na okay yun sa akin guys, kung wala talaga kayong budget like me. Okay na okay sa akin sa halagang 55 pesos. So ayun guys, kung nagustuhan nyo po yung video na ito, don't forget to like and don't forget to comment down below. Comment down below kung may mga suggestion kayong gusto i-suggest. So comment down below. And so that's it for today's guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na kayo para ang saya, para masaya. So ayun guys, that's it for today. See you soon. Bye.